Daming mga kabataan dito. Na, nagtatakbo na naman sila. May nagiinuman, no? Naiwan yung pulutan, sayang. Tinulang manok pa naman yung pulutan. Tulog ka na, iho. Iba tumingin yung mga kabataan, ano? Invisible yung mga kanilang iniinom. Walang alak sa table. Ang galing. Alright guys, alas dos na po ng madaling araw. Eto, iikot kami ulit sa aming nasasakupan. Kasi kaninang 11 hanggang alas 12 ay umikot kami. At check namin ang aming area of responsibility, yung mga crime prone areas na kung saan ay may mga naitatala tayong mga krimen na nangyayari, no? Hindi naman ganun kadalas, but may mga minsan nakakalusot, no? Minsan may mga natsatsambahan kasi yung mga snatcher, no? At ang iba naman kasi nating mga kababayan ay di man lang kasi nag-iingat, no? Magse-cellphone sa kalsada kahit mag-isa lang siya, di ba? Ganun yung mga natsatsambahan, eh. Hindi nag-iingat at hindi aware, no? Walang pakialam sa kanyang paligid, kaya naman sila yung inaabangan at sinusundan ng mga mandurukot, ano? Mga snatcher. Siyempre hindi naman makapang-snatch yan kung hindi mo sila bibigyan ng pagkakataon, di ba? Siyempre umaasa yan sa opportunity na maibibigay sa kanila. Siyempre pag andito tayo umiikot, nawawala siyempre yung kanilang opportunity na makapag biktima, ano, ng mga kababayan ho natin. Katulad ngayon, di ba? Konti na lang yung mga tao sa labas. May ipaisa-isa na lang tayong nakikita. Eh kung ang isang tao ay makikita ng mga kriminal na nagse-cellphone dyan at parang walang pakialam sa paligid, ay abay, mamanmanan ka na. At susundan ka na hanggang sa makakita sila ng or magkaroon sila ng opportunity para isagawa ang kanilang masamang plano para sa'yo. Kaya sa ating ding mga kababayan, ano, na ginagabi, minamadaling araw sa kalsada, ay huwag nyo na pong i-practice yung nagse-cellphone habang nag-aantay, kung meron man kayong inaantay or habang meron kayong kachat ay nandyan kayo sa kalsada, diba? So syempre magtago-tago rin pag may pagkakataon. Maambun na pala. So wrong timing yung aming pag-iikot, ah. Maambun na, oh. So siguro sisilong muna kami kasi lumalakas yung ambon. Dito muna kami sa ilalim ng LRT. Yung ilalim ng tulay. Hanap tayo ng sisilungan siguro. Mababasa tayo dito. Kakasakit tayo dito pag di tayo sumilong. Palampasin muna namin tong ulan na to, ano. Paniguradong titigil din to mamaya dahil wala naman tayong bagyo or ano. So ayan, isisilong muna kami. See you later. At babalik kami pag nawala yung ulan. Alright, angkas muna ako ngayon, guys. Dito tayo ngayon sa Alejo Aquino Street, dito sa area ng Arellano PCP. Okay, dito tayo sa Pablo Ocampo, Arellano Avenue. Daming mga kabataan dito. No, nagtatakbo na naman sila, oh. Daming mga bata rito na naglalaro. Tatakbuhan sila, oh. Magkalas 12 na kasi. Tulog na kayo kasi. May nagiinuman, no?
naiwan yung pulutan, sayang. Tinulang manok pa naman yung pulutan. Pasok tayo sa looban, baka may mga mangiiingay na nagiinuman. Tulog ka na, iho. Salita kasi. Pamagana ko yun, sir. O, yung hindi, hindi taga dyan, ha? Pumapasok sa hindi bahay, ha? Uy, iba tumingin yung mga kabataan, ano? Walang alak sa table. Invisible yung mga kanilang iniinom. Ang galing. Walang alak sa table pero salo-salo sila sa isang table. Pulutan lang nakalapag.